sa kuha ng CCTV. Makikita ang pagparada ng isang motorsiklo sa tapat ng isang jewelry shop sa Batangas City. Bababa ang lalaki at lalapit sa jewelry store na sarado at wala ng tao. Ayon sa Batangas Police, ang dalawa ang nagsilbing lookout ng termite gang na nakapwesto na pala noon sa ilalim ng establishmento. Kinabukasan, tumambad sa may-ari ng jewelry store ang butas na ito sa loob ng kanilang tindahan. Ayon sa pulisya, posibleng dumaan ng mga salarin sa manhole na nasa 200 metro ang layo mula sa jewelry shop. Gumawa ng sariling tunnel papasok tsaka binutas ang sahig gamit ang hydraulic jack. Mahigit 11,000,000 pisong halaga ng alahas at cash ang tinangay. Sa tulong ng CCTV, nakilala ng pulisya ang lookout na si Brando Gargavite na miyembro umano ng Banay Robbery Group at Batangas Termite Gang. Point of entry, it's almost 200 meters yung layo, yung distance. And kung saan ginapang nila ang lalim ng kanilang nahukay na sa around 4 feet. Nasa 48 diameters. Tamang-tama lang po, kasya yung isang tao. O parang mga minero talaga yung gumawa nito. Sa follow-up operation naman, natakip ang leader ng gang na si Manuel Banay. Naaresto si Banay noong 2016 na nanaaktuhang nasa kanal at papatakas na sana noon mula sa pinasok ng mga bangko sa San Juan, Batangas. Sila rin ang itinuturong nasa likod ng panaloob sa isang bangko sa San Pablo noong December 2017 at isang pawn shop sa Cavite noong 2011. Pagod po yung isa. Pagod po yung isa naman po. Pagod na yung isa. Ano ginagamit niyo sa paghukay sa ilalim ng lupa? Iskro po. Screwdriver. Gayunman, itinanggi ni Banay na may kinalaman siya sa panaloob sa jewelry shop sa Batangas City. Ayon sa pulisya, mga magkakamag-anak ang sentro ngayon ng manhunt operation ng Batangas Police. They are not welcome o Batangas City. By the time that we will able to arrest them, rest assured na hindi na to sila ulit. Meron tayong tinatawag na anti-fencing law na kung saan ang mga binibili na mga nakaw, galing sa nakaw, pwede pong kasuhan. Bumuo na ng tracker team sa Batangas City Police para matunton ang iba pang miyembro na sumalakay na termite gang at ma-recover ang mga ninakaw ng mga alahas. John Consulta, GMA News.